sa unang official ride namin na ito ni Icebreaker kasama ang OBR ko. Mula Tarlac ay tinungo namin ang isang beach sa Pangasinan, ang Binmalay Beach, kung saan tinahak namin ang mahigit kumulang 80 kilometrong daan para makapag-unwind sa gilid ng Dalampasigan. Pagkatapos ay tinungo namin ang nakatagong cove ng Masinyeri Beach. Sakit pa na ako itong daan dito. Parang roller coaster. Rolling in the deep. Yan o, ganda. Nakikita mo talaga yung daan o. Parang roller coaster. Itong daan pala na to guys, ano to? Kerona, Santa Ignacia. Tapos paglabas natin bandang dulo, kakanan tayo papuntang Kamiling. So dito mga ka-breaker, kakanan tayo papuntang Kamiling na to, itong daan na to. Kamiling. Mga ka-breaker, tanaw na natin yung arko ng Kamiling. Approaching Kamiling. Nagaganyan. Overpass.
yan, paano magiging bits yung ilog? Namamalik mata ka na sa ano, gutom. Tulay ng Bayambang. Romolo Bridge. Wow, ganda ng tulay. Mga kabreaker, napapansin ko lang dito kay PCX o kahit sa anong Honda, the more na umiinit, tumatagal yung biyahe, mas gumaganda yung punog ng makina. Saan na tayo? So mga kabreaker, nasa Bayambang na tayo. Ang katotohanan mga kabreaker, parang biyaheng kawalan tong biyahe namin ni Mrs. ko, dahil hindi namin talaga alam kung saan kami pupunta. Kapag desisyonan na lang namin, punta kami ng Pangasinan, yung may beach, either Lingayen o basta makakita kami ng beach. Mga kabreaker, dito pala makikita sa Bayambang yung pinakamataas na statue ni St. Vincent Ferrer. Alam ko kasama na siya sa ano, Guinness World of Record, pinakamataas na statue nung St. Vincent Ferrer. Grabe namang sasakyan yan. Smoke belching. O kanina guys, tawa ko ng tawa doon sa may ano, nadaanan namin. Baano may dalawang puno nandoon mismo sa may kalsada. Sinimento yung paligid ng kalsada, tapos may puno sa gitna. Delikado yun, lalo pag mabilis yung takbo mo, mabubulaga ka na lang, may puno pala sa kalsada. So mga kabreaker, nasa bayan na tayo ng Malasiki. Wala nang Google map, basta tinutumbo ko lang tong kalsada na to.
breaker, naro-wrong turn na kami. Dahil hindi nga kami gumagamit ng Google Map. So yun, napilitan na kami gumamit ng Google Map. Ang destination na lang muna namin ay Benmali sa Pangasinan. Benmali Beach. Tapos maghahanap kami ulit ng mas magandang beach pa doon. Kumbaga yun lang muna yung drop-off point namin. Malasiki. Ay ano, Benmali. So ngayon nandito kami sa Malasiki. Kuya, huwag ganyan. Huwag alanganin ang bira mo, kuya. Medyo malaki yung bayan nila, no? Malasiki. Guys, may napansin ko lang medyo matraffic tong daan na dinadaanan namin. Itong mula Santa Ignacia, Kamiling, Bayambang, Malasiki. Medyo traffic yung ano, medyo marami yung dumadaan ng sasakyan. Alam ko merong isang daan. Yun yung daan sa ano, dadaan ng mga Tarim. Siguro mas okay yung daan doon. Medyo hindi ganong marami yung volume ng sasakyan. Pagka long ride kasi mas maganda yung ganong daan eh, yung medyo smooth lang. Kasi may enjoy mo yung tanawin, yung ano, hindi yung patigil-tigil. So guys, ito pala, nasa ano na pala tayo, bayan ng San Carlos. San Carlos, Pangasinan. Welcome to Benmali. Ha?
Apo Wang Un. Siya yung nagtatato na matanda na. Apo Wang Un. Kanan tayo dito. Breaker, malapit na tayo sa beach ng Benmali. Malalaman mo talaga pag malapit ka na sa beach eh. Lalo sa mga palaisdaan ito, amoy lumot. Ang daming palaisdaan. Kaliwat kanan. Siguro nga mali. Hindi mo naman kasi accurate talaga yan eh. Headquarters ng mga sundalo. Ayun o, beach na o. Yung, eto na nga tayo. Nasa Benmali Beach na tayo. Wow, ganda. Oh, baywalk. Parang baywalk nila yan, oh. Yan. Ang daming mga resort. Kaluwag ng dagat, oh. Tigil tayo sandali. Sightseeing muna. Sarap maligo dyan.
Wala na, basa na yung sapatos mo. Yan mga kabreaker, napakaluwag ng beach. Napakaluwag. Walang kataw-tawa mga kabreaker. Ano kasi ngayon, ni Martes. Itong privilege pag may sarili kang motor o sasakyan. Kahit anong oras na gusto mong puntahan yung mga lugar na gusto mong pasyalan, eh magagawa mo. Guys, alis na tayo dito sa Benmali. Pupunta naman kami ngayon ng Mesmari. Dito pa rin yun sa Pangasinan. Nakita ko lang siya sa Google. Tapos tinignan ko sa Facebook. Meron siyang white sand yung beach niya. Dito marami naliligo. Diyan tahimik dito, medyo may mga tao.